Sino ba ang mahirap turuan maging entrepreneur? Or sino ba ang mahirap turuan mag-business? Hello guys, again, this is Coach Japs. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel natin, mag-subscribe ka na. Of course, don't forget to click the notification bell para lagi ma-notify every time meron tayong mga videos na ina-upload. Sino nga bang mahirap turuan mag-business at mahirap turuan maging entrepreneur? And guys, you know, you and I know na ang pagiging successful talaga nasa negosyo. But unfortunately, not everyone is intended into business. Hindi lahat is destined to become a businessman. Alright? Hindi lahat naka-design. And sa age bracket, alright, sa sector, sa society, no? Sa buhay ng tao, sino ba yung mahirap at sino ba yung madali turuan mag-business? Alright? So, actually, may tinatawag kasi tayo na, you know, age bracket, may tinatawag tayo na kids, alright? May tinatawag tayong adolescent, meron tayong tinatawag na teenager, merong young professional, may tinatawag na young adult, at saka yung adult, alright? So, guys, alam niyo po, kung meron kang friends or meron kang kakilala na gusto mo siyang encourage mag-business, maging entrepreneur, at nahihirapan ka siyang i-convince or hindi nahihirapan mag-shift, no? Nahihirapan siyang magkaroon ng paradigm shift. Ibig sabihin, nahihirapan siyang magpalit ng isip from being an employee to become a businessman. You know, I'll be giving some reason why, alright? Alam niyo guys, meron tayong tinatawag na word that is called tabula rasa, alright? So what do you mean by tabula rasa, alright? Guys, nung pinanganak tayo, walang laman yung isip natin. It's an empty bond paper. It's an empty whiteboard. As in, empty. Walang laman. There's no program in our mind. Walang laman yan. Wala kang alam. Nung sinilang ka sa mundong ibabaw, bang! Diba? Nung nilabas ka ng nanay mo sa sinapupunan niya, wala ka namang alam. Hindi ka naman marunong mag-Facebook. Diba? Siyempre, bago ka pa lang sa mundo. You're just a newcomer in the world. So, it's tabula rasa. But unfortunately, as time goes by, yung empty bond paper mo, kapag nagkakameron ka ng nakakasalamuhan tao, alright? Nagkakameron ka ng tinatawag na programming. Yung program ng utak mo is unti-unting nabubuo. Alright? Ano yung programming? Ito yung ang programming, it comes from the word of the people you're hanging without. I mean, you're hanging with. Yung lagi mo nakakasama, yung mga sinasabi nila kung paano kanila palakihin, yung moral upbringing, that molds your program. So yung tabula rasa, unti-unting nawawala, napapalta na iba't ibang programming. What are the programming na, you know, na-inject sa utak natin when we were young, na, di ba, sabi ng parents natin, sabi ng magulang natin, sabi ng elders natin, na, ano, mahirap lang tayo. We're poor, di ba? And hindi natin kayang bilhin yan. Diba? Huwag ka masyadong mangarap. Dahil masasaktan ka lang. Dahil ang taong... Ano nga yun? Dahil ang taong mataas mangarap, pag bumagsak ka, masakit. Ganun yan eh. Ang taong tumakbo ng matuling, pag natinik, malalim. Diba? So those are the program. Kapag may kliyang kumot, matutong... mamaluktot. Those are the programs that is being injected sa utak natin. Alright? And, well, talking about business, ang pinapromise naman talaga ng negosyo or being entrepreneur sa atin is magkameron ng time and financial freedom. In which, yun yung gusto ng lahat ng tao. Sino ba naman tao ang ayaw magkameron ng time and financial freedom? What is time and financial freedom? You'll be having a lot of time to enjoy your money, and having a lot of money to enjoy your time. That's called time and financial freedom. At lahat ng tao gusto yun. And we know for a fact, you and I know, that if you want to become successful, you want to have the time and financial freedom, dapat nasa negosyo ka. Ayun nga, ang hirap ng iba magkaroon ng paradigm shift. Why? Hindi mo sila pwedeng sisihin because that is their, what? Programming. That is their mindset. Kasi bata pa lang,
iba't ibang program na ang sinaksak sa utak. Actually guys, the age between age 1 to 13, dyan crucial yung tinatawag na molding of program. Kapag na-mold na yung program ng utak yung bata within 13 years old, 14 years old onwards, buo na yung program nila. Meaning, yun na yung program na nakasetup sa utak nila. Kahit pasukan mo sila ng ibang program, pwede pa naman nila ma-absorb. Pero mahihirapan ang palitan yung program na tinuro ng mga magulang, ng kapatid, ng pinsan, ng tiya, ng tiyo, di ba, ng position na kasama mo for the first 13 years of age. Kaya it's very crucial. That's the reason why. Well, going back, bakit mahirap turuan? Number one, kasi ang programming nila, hindi para ako mangarap ng mataas. Hindi para ako maghangad na yumaman. Dahil ang laging pinapanood namin ay teleserye sa bahay. Sinong bida sa teleserye? Yung mahirap. Sino kontrabida? Yung mayaman. Eh gusto maging bida, kaya mahirap na lang. That's the wrong programming that we received when we were young. Kaya guys, kaya majority, kapag yung tao in-encourage mo na mag-business, nahihirapan sila magkamira ng paradigm shift because well up na sila, okay na sila sa ganung buhay. Pangalawa, ano pa yung program na sinet sa utak natin? Anak, mag-aral ka ng mabuti para pag-graduate mo, maghanap ka ng magandang trabaho. Go to school, get good grades, and go look for a good job! Pag-graduate mo, anong hanap mo? Business? No. Job! Inyong program, kaya it's very crucial. Kaya kung ayaw ng prospect mo, it's okay. Or kung ayaw ng kaibigan mo, it's okay. Because that's their programming. And guys, going back, ano ang pinakamahirap turuan maging entrepreneur kadalasan? It's adult. Mas bata, mas madaling turuan maging entrepreneur. Ang sabi ng iba eh, kawawa naman yung bata, hindi na na-enjoy yung kanyang paglalaro. Minsan may drama tayong ganyan. It's okay. As long as, you know, yung bata is, syempre naman, huwag mo nang abusuhin naman ng pagtindahin mo sa kalye, di ba? Punta ka doon, hindi naman ganun. What I'm trying to say is, influence them. Tell them stories. Tell them your success story. Tell them, inspire them with the stories of other people. Tama? Kailangan inspire mo sila. As early as possible, inspire them to handle finances. Why? Because when they get old, kapag tumanda sila, mapapakinabangan nila yung ganong frame of mind, yung ganong mindset. Kaya, guys, it's very crucial. Kaya, you have to teach your kids, you have to teach your young ones na bata pa lang, you know, makita nila yung value of our finances. Syempre, we're talking about finances, okay? So, syempre, yung ibang aspeto ng buhay, maganda syempre, balance. We have there the spiritual, the relational, the, you know, the emotional, the physical, last yung financial. But then, it's about balance. Kaya guys, ang pinakamahirap turuan, medyo may edad na. Well, may mga iba na young professional and young adult, pero pag may experience na sa work, na-experience nila kumita ng pera at hindi sila nababurnout doon, it's okay to them, medyo mahihirapan ka na i-paradigm shift sila. Why? Because they're well off in their income. Why? Because of the mindset na in-inject sa kanila na bata pa lang, anak, mag-aral ka ng mabuti. When you graduate, go look for a good job. Alright? Kaya guys, again, bata pa lang, kumikiya kapatid ka, if you have young ones, if you have kids, then tell them story. Malay mo, maging interesado sila na, you know, makasama mo sila. Lalo ngayon, you know what guys, social media is it's very open. And of course, syempre, wag naman sobrang bata. I mean to say, probably, it's up to you. Kung anong edad maiintindihan, di ba? Again, with proper guidance. I always tell this, with proper parental guidance. But then, as a parent, as a kuya, as an ate, your young ones, as much possible, kids is the opportunity, you know, to be open into business para pagdating ng araw, they'll be employing a lot of people, sila negosyanteng katulad mo. Alright? Again guys, for more videos, if you like this video, give this video a thumbs up. Comment down below if you have questions. Let us have some, you know, conversations and comments. And of course, don't forget to click the bell button and subscribe to your YouTube channel. And see you on our next video. Again guys, this is Coach Japs. Bye-bye!